Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na napakaraming mga bagay sa South Korea ang talaga namang gugulat sa'yo? Kaya mula sa kakaibang pagse-celebrate ng Valentine's Day ng mga Koreano, hanggang sa pagkain nila sa aso ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang mga bagay na sa South Korea mo lamang makikita. Kaya kung handa ka nang malaman ang mga ito ay simulan na natin! Number 10, Valentine's Day sa South Korea. Talaga namang maninibago ka sa South Korea kung sakaling dito mo gustuhin mag-celebrate ng Valentine's Day. Dahil kung sa ibang panig ng mundo, katulad na lamang sa Pilipinas at Amerika, sineselebrate ng mga tao ang February 14 bilang araw ng mga puso. Pero talaga namang kakaiba ang ginagawa ng South Korea sa pagse-celebrate nila ng Valentine's Day. Dahil umaabot ito ng isang buwan na kung saan sa mismong araw ng Valentine's Day na February 14, magbibigay ang mga kababaihan ng mga chocolate sa mga lalaking napupusuan nila. Ngunit isang buwan makalipas noon, o saktong March 14 na tinatawag nilang White Day, ang mga lalaki naman ang magbibigay ng regalo sa mga babaeng nagbigay sa kanila ng chocolate. Ngunit ito ang twist, 3 beses ang halaga ng regalong ibibigay nila sa mga babae. Ang tradisyon na ito ay nakatutulong para mas mapahaba pa nila ang kanilang piyesta. Pero ang pinakadahilan talaga kung bakit ito ginawa ay para mas malaki ang kitain ng mga kumpanyang nagbebenta ng regalo. Pero hindi pa dyan natatapos ang araw ng pag-ibig sa South Korea. Dahil may sineselebrate din silang kung tawagin ay Kiss Day. Ito naman ay sa June 14 at Hug Day kapag sumapit naman ang December 14. Sa mga pagkakataon na ito ay kalimitang regalo ang paraan para maipakita ang pagmamahal mo sa isang tao na kung saan ay meron pa itong kalakip na mga mensahe. Ngunit maging ang mga single sa bansang South Korea ay meron ding araw at ito ay tinatawag na Black Day na kung saan ay nagtitipon-tipon sila at kumakain ng itim na noodles upang sa gayon ay sama-sama nilang lasapin ang kalungkutang kanilang nararamdaman. Number 9, walang trash can sa South Korea. Kung sa Pilipinas, kahit saan ka pumunta ay makakakita ka ng basura o mga kalat, ay ibahin mo ang South Korea na kung saan ang kanilang kultura ay sobrang pinapahalagahan ang kalinisan na makikita nga natin ito sa kawalan ng mga basurahan o trash can sa kanilang mga pampublikong lugar, lalong-lalo na sa Seoul, South Korea. Maniwala ka man kasi o hindi, ay sinadyang tanggalin ng gobyerno ang mga trash can o bins sa lugar na ito. Sa pamamagitan kasi ng ganitong paraan ay mapipilitan ng mga tao na hawakan ang kanilang mga basura hanggang sa makakita na sila ng basurahan. Kumbaga ay tinitraining ng gobyerno ang mga tao na hindi sa lahat ng lugar sa South Korea ay makakakita ka ng basurahan. Kaya naman kinikailangan mong maging disiplinado sa mga basurang dala-dala mo. Kalimitan ka namang makakakita ng mga basurahan sa mga subway station o convenience store. Pero kung kabuuan ng South Korea ang ating pag-uusapan, ay talaga namang mahihirapan kang makakita ng basurahan kung saan-saan lamang. Kaya naman kinikailangan mo ng mahabang pasensya kung gusto mong makahanap ng isa nito. Number 8, ang importansya ng blood type. Sa nakakagulat na kung anumang dahilan, alam mo ba na sa South Korea ay napaka-importante ng blood type? Dahil pwede daw nitong matukoy kung ano ang personalidad na tinataglay mo. O kumbaga sa madaling salita, ay para bang nagsisilbi itong zodiac sign sa mga taga South Korea upang matukoy kung anong klase ka ng tao. Pinaniniwalaan kasi ng mga Koreano na ang blood type na A ay nagsasabi na isa kang matapat na tao. Pero minsan ay pwede ka rin daw maging sensitibo. At ayon pa dito, ay match mo ang mga taong blood type O. Samantala, pinaniniwalaan naman nila na ang mga blood type B na mga individual ay yung mga taong magagaling o creative. Ngunit kung minsan ay makasarili. Samantala, ang mga taong type O naman ay mga taong madaling pakisamahan pero pwedeng magmukhang arugante. Sila ay pinaka-perpektong kapares ng mga blood type A katulad ng sinabi ko kanina. Pero ang pinaka-espesyal sa mga Koreano ay ang mga taong may dugo na blood type AB. Dahil iniisip nila na ito ang pinaka-talentado at compatible lamang ang mga tao na ito.
sa mga kauri nila ng blood type. Kaya naman kung gusto mong may pag-usapan kayo ng kaibigan mong Koreano, ito ang pinakamagandang simula dahil magugulat ka talaga kung gaano nila pinapahalagahan ang kanilang mga blood type. Number 7, pagkain ng buhay na pugita. Maraming mga turista at lokal na tao sa South Korea ang talaga namang ine-enjoy ang kakaibang karanasan katulad na lamang ng pagkain ng buhay na pugita. Nang iba pa nga ay handang bumiyahe ng libo-libong milya para lamang ito ay masubukan sa kanilang bansa. Ngunit bago mo ito subukan ay siguraduhin mo munang alam mo ang mga bagay na ito. Dahil merong mga tamang paraan para sa pagkain ng isang buhay na pugita. Katulad na lamang ng tamang pagnguya sa mga ito. Dahil kailangan mong siguraduhin na hindi matatamaan ng mga suction cups ng galamay ng pugita ang iyong lalamunan. Kundi ay pwede itong masugatan at magdulot pa ng problema sa iyo. Dahil alam naman natin na humihigop ang mga parte na ito ng kanilang katawan. Kaya naman may ilang mga chefs sa South Korea ang hinahanda ang mga ito sa pamamagitan ng pagtatanggal ng mga mucus, na kung saan ay hahatiin nila ito sa mas maliliit na piraso. Sa ganitong paraan ay mas hindi sila delikado, pero hindi pa rin naman maaalis ang katotohanan na kumakain ka ng hindi lutong hayop sa iyong hapagkainan. Na weirdo mang isipin, pero sigurado akong ma-enjoy mo kung sakaling malasahan mo ito. Number 6, ang soju. Kung minsan ka nang nakapanood ng K-drama, sigurado akong napanood mo na umiinom sila lagi dito ng soju. Well, hindi naman na nakapagtataka dahil ang soju ay ang itinuturing na pambansang inumin ng South Korea, na kung saan ay meron nga itong mayamang kasaysayan. Sa tradisyonal na paraan ay nabubuo ito sa pamamagitan ng bigas. Ngunit ngayon ay nabubuo na ito sa iba't ibang pamamaraan at iba't ibang mga butil. Pero sa kasagsagan ng Korean War, nalungkot ang maraming mga tao nang pansamantalang iban ng gobyerno ang mga bigas. Kaya naman kinikailangang mag-isip ng ibang paraan ng mga taga-South Korea kung paano sila makakagawa ng soju nang hindi ginagamitan ng bigas. Bukod pa dito ay may mga tamang paraan din ang mga Koreano sa kung paano sila iinom ng soju. Nasigurado akong minsan man ang napanood sa mga K-drama, kinikilang kasi na mayroong tao na magsasali sa iyo ng soju. Habang kung ikaw naman ang iinom, ay iaangat mo ang iyong baso gamit ang dalawa mong kamay. Ganito rin ang gagawin mo kung ikaw naman ang magsasali. Pero dapat mong tandaan na kung ikaw ang magsasali ng soju, ay hindi mo dapat itong ubusin. At kailangan mong siguraduhin na may matitira pa rin sa bote habang sinasalin mo ito sa baso. Bukod pa dito ay talagang mga pinagbabawal ang ikaw mismo ang magsalin sa sarili mong inumin. Hindi ka nga rin pwedeng makipag eye contact sa nagsasalin sa'yo. Ito ang mga komplikadong palatuntunan sa alak na talaga namang minamahal ng mga taga South Korea. Dahil sa pamamagitan ng isang simpleng soju ay nakakagawa sila ng iba't ibang mga koneksyon sa tao. Kaya naman, dahil makikita rin ito sa kahit na anong sulok ng kanilang bansa, ang sobrang pag-inom nito ay normal na para sa kanila. Kaya umabot na sa puntong marami na rin nagtitinda ng mga hangover remedies, katulad na lamang ng morning after soup o yung mga grapefruit ice creams na makatutulong para mawala ang kanilang mga hangover. Number 5, ang pagmamahal ng mga Koreano sa kamote. Kung dito sa ating bansa, ginagamit lamang ang kamote para sa mga taong nagda-diet ay ibahin mo ang South Korea, kung saan ay may malalim nga silang pagmamahal sa mga kamote at ine-enjoy nila ito sa iba't ibang pamamaraan. Mula sa mga normal na kamote na makikita nating pinipirito sa kanilang mga kalsada hanggang sa mga yogurt drinks, at hindi rin mawawala ang mga snacks na gawa sa kamote. Pero syempre, hindi dyan natatapos ang lahat. Dahil gumagawa din sila ng mga cake, pizza at noodles mula sa kamote. Pinaniniwalaan kasi ng mga taga South Korea na ang kamote ay mayroong malaking benepisyo sa kanilang kalusugan. Kaya naman sa mga normal na araw ay makakakita ka ng mga taong dinudumog ang mga ito. Kahit pa sa online ay hindi sila nagpapatinan para lamang makakuha sila ng masarap-sarap na kamote na hindi nila pwedeng palagpasin. Number 4, dalawang magkaibang edad.
isa kang K-pop idol ay siguradong alam mo na ang kakaibang tradisyon na ito ng South Korea. Pero kung ngayon mo lang ito maririnig ay siguradong magugulat ka. Sa South Korea kasi, ang mga bagong panganak na sanggol ay kinukonsidera agad nila bilang isang taong gulang na kung saan ay pinapahalagahan nila ang siyam na buwan na nabuo ito sa sinapupuna ng kanyang nanay. Kaya naman para sa kanila, dapat ay ituring na ito na isang taong gulang kapag sila ay pinapanganak. Pero hindi doon natatapos ang kakaiba nilang tradisyon. Dahil nadadagdagan pa ang edad nila ng isang taon kapag sumasapit ang panibagong taon. Halimbawa, ang mga bata na ipinapanganak sa December ay itinuturing na kagad na isang taong gulang. Ngunit pagsapit ng January ay magiging dalawang taong gulang na sila. Kaya naman kung gusto mong kalkulahin ang edad mo sa ganitong paraan, ito lang ang kailangan mong gawin. Kailangan mong isubtract ang taon ng kapanganakan mo sa kasalukuyang taon ngayon at magdagdag ka ng isa. Sa ganitong pamamaraan ay malalaman mo kung ilang taon ka na kung sakaling ipanganak ka sa South Korea. Ngunit maganda rin itong malaman kung gusto mong tumira sa South Korea nang sa gayon ay hindi ka mahirapang makahanap ng kaibigan. Dahil kalimitan talagang itatanong nila ang ganitong bagay sa'yo. At kung hindi mo ito alam ay malamang na ma-weirdoan sila sa'yo kung sakali man. Number 3, Jim Jilbang sa Korea. Narinig mo na ba ang terminong Jim Jilbang? Well, sikat itong termino sa South Korea, lalo na para sa mga magkasintahan o buong pamilya. Ang Jim Jilbang kasi ay yung tinatawag nating Sona, na kung saan ay isa itong maligamgam na lugar na talaga namang pagpapawisan ka. Napakalalim din ang pinanggalingan nito na ginagawa nga nila ito simula pa noong unang mga panahon. Ang mga traditional na bathhouse nito sa South Korea ay pwede rin mag-offer sa iyo ng malamig o mainit na mga pool o pagmamasal. Na kung saan ay dito nga pumupunta ang mga Koreano kapag sobra na silang nai-stress sa kanilang paligid. Nang sa gayon ay makapag-relax sila ng saglit. Nagsisilbi nga rin itong lugar na pinagtitipunan ng mga pamilya. Na kung saan ay dito nagtitipon kalimitan ng mga magkasintahan at maging ang mga magkakaibigan. Kung nanihiwalaan kasi ng mga Koreano, meron itong malaking epekto sa kanilang kalusugan. At marami silang makukuha ang benepisyo mula dito. Pero syempre, meron ding mga proper etiquette bago mo ito subukan. Katulad na lamang na dapat ay bagong ligo ka muna at napakalinis ng iyong katawan bago ka pagpawisan sa mga sona nila. At syempre, magkaliwalay din ang lugar ng babae at lalaki sa ganitong mga pasilugan. Pero hindi daw nakatapos ang sorpresa. Natapos mo kasi ang pagpawisan at malinis ang iyong katawan ay meron ding mga tinatawag na sleeping area na kung saan ay dito man pwedeng matulog ang mga customer para mas lalo pa silang makapag-relax. At isa ito sa mga kailangan mong matry, lalo-lalo na kapag gusto mong ma-experience o maranasan ang kulturang Koreano. Number 2, pag-aaral sa gabi. Minsan ka na bang nangarap na mag-aral sa South Korea? Well, dapat mo munang pakinggan ang sasabihin ko. Dahil baka magdalawang isip ka pag nalaman mo ang mga bagay na ito. Ang mga high school student kasi sa South Korea ay talaga namang merong napakahigpit na schedule na kanilang sinusunod sa kanilang mga paaralan. Well, ang official kasing oras ng kanilang pasok ay nagsisimula mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng gabi. Ngunit kalimitan niyang hindi nasusunod dahil meron silang mga additional na study session. Pwede rin magkaroon sila ng mga extracurricular activities at iba pang mga gawain sa paaralan na nagdudulot para kinikailangan nilang manatili ng mahabang oras sa kanilang paaralan. At syempre ay sinasadya itong gawin ng South Korea para maging competitive ang kanilang mga estudyante, lalo na pagdating sa pag-aaral. Ayon nga sa isang research na ginawa sa mga estudyante sa bansang ito, ang mga grade 10 hanggang grade 12 na estudyante ay nagagawa lamang makatulog ng 5 hanggang 5 kalahating oras kada araw. Kaya naman napaka-konti na lang talaga ng oras na maigugugol nila sa ibang mga gawain bukod sa pag-aaral. Ginagawa ito ng gobyerno para mas maging produktibo ang kanilang mga estudyante at masiguradong wala silang masasayang na oras nang sa gayon ay masanay na sila sa hirap kung sakaling makalabas na sila sa eskolahan at matapos na nila ang kanilang pag-aaral. Number 1,
pagkain ng aso sa Korea. Well, kung isa kang dog lover katulad ko, kasaliksik ay siguradong malulungkot ka kapag nalaman mo na sa South Korea ay naging tradisyon na ang pagkain ng karne ng isang aso. Naging isa itong sikat na tradisyon na ginagawa ng mga tao taon-taon. Ngunit, nang simulang mag-boom ang kanilang ekonomiya at lumakas ang mga industriya sa South Korea, ay maraming mga tao ang nakaalam ng tradisyon na ito. At marami sa kanila ang nadismaya nang malaman na sobrang normal na sa South Korea ang kumain ng mga aso. Na kung saan ay makikita mo nga ito sa mga menu sa mga normal na restaurant. Ngunit, kamakailan lamang, sa isinigawang survey na bunyag na karamihan na sa mga Koreano ngayon ay hindi pa nakakatikim ng karne ng aso. Sinasabi ng mga eksperto na maaaring nagkaroon ng malaking epekto o impact ang kultura ng ibang mga bansa na nagsasabing alaga ang mga aso at hindi dapat kainin. Kaya maraming mga Koreano na rin ang napanghihinaan ng loob na kumain ng mga ito dahil nakikita na nila ang mga aso bilang alaga at hindi pagkain. Kaya ngayon ay napakailap na nga lang makakita ng karne ng aso na nasa menu sa mga restaurant. At sinasabing nasa 60% ng mga tao sa South Korea ngayon ang sinusuportahan na ang pag-ban sa pagkain ng mga aso. Nagpapakita rin ito na unti-unti nang namamatay ang isang matagal ng tradisyon ng South Korea na pinahalagahan ng kanilang mga ninuno. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang tradisyon na ito sa South Korea ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.